welcome back po sa akin channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para masubaybayan nyo po ang aking pagluluto at makita nyo po ang aking mga tips kung paano po sumarap ang inyong pagluluto. Ito po, ating umpisa na po ang ginisang gulay na broccoli at cauliflower. Ito po ang ating mga ingredients. Umpisa na po natin ang pagluluto. Painitan na po natin ang ating kakawali. Mainit na po ang kawali. Maglagay po tayo ng 1 tablespoon lang po na mantika. Then, ilagay na po natin ang ating bawang. 3 botil po na bawang. Simple lang po itong luto ko ito. Wala po siyang masyadong sahog o spices na ilalagay. 2 klase lang po siya na gulay. Ang broccoli lang po siya yung cauliflower. Pwede na pong ilagay ang sibuyas. Isang medium size lang po na sibuyas na white sibuyas or onion po. Kaya ilagay na po natin itong ating hipon. 1/4 lang po siya. Takpan lang po natin muna.
Hindi ko na po siya binalatan. Ayan, para mas lasa po ang ating gulay. Pero pambahay lang po naman ito. Then, i-boost na po natin itong ating toyo. Ano lang po, 1/4 cup din po na toyo lang. Hindi po tayo gagamit ng oyster sauce o ano pong mga sauces. Ito lang po ating toyo. Lagyan na rin po tayo ng ating paminta or black pepper. 1/2 teaspoon lang po. Oops. Then, ito pong ating vegetable powder na ating pampalasa. Sorry. Mga 1/4 lang din po. Simpleng luto lang po ito. Takpan lang po natin ulit. Hintayin po natin maluto yung hipon bago po natin ilagay yung ating gulay. Yan po, pwede na po natin ilagay ang gulay. Yung unahin po natin ang cauliflower po. Ito pong cauliflower nasa kalahating kilo po. Tignan muna po natin. Inuna ko po ang cauliflower sa broccoli kasi po ang cauliflower ay medyo matagal po ng konting palambutin sa ating broccoli. Yan, pwede na po natin ilagay itong ating broccoli. Ito pong broccoli, 1 kilo po ito. Sinama ko na rin po yung nasa gitna ng broccoli. Hindi na lang po pinakita sa inyo sa aking paghihiwa kanina. Para rin po siyang sayote. Sayang po kasi. Takpan lang po natin.
haluin lang po natin. Hakok lang po ang ating pagluto ng gulay. Kaya depende po sa inyo kung gusto niyo po ng medyo mas malambot po ang gulay. Nasa inyo na rin po yun. Takpan lang po natin ulit mga 3 to 5 minutes, ready na po siya. After 3 minutes of waiting. Yan po, ready na po ang ating ginisang broccoli at cauliflower. Patayin na po natin ang kanan. Simpleng-simple lang po yan. Cauliflower at broccoli.